is just to be in eternity someday. To press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. The Apostle Paul was a masterful teacher and a communicator. He wanted to teach something very important to the Christians living in the city of Corinth and wanted spiritual truth to deeply sink into their hearts. Muna ang trabaho nato ka mga pastor. Nga unta ang pulong sa Ginoo musulod sa kailanman nga parte sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mohoy mo dalangay niya nga mag-grow spiritually. Muna isulod itaw kaayo mo na kanang kanang itaw dili siya lalit, no? Muna kasay, may nga naman yung prunga. Grabe, ibudyot mo sa pulong sa Ginoo. No, when we study the word of God, we don't think of anyone in the congregation, right? We yes. Just listen to the anointing of the Holy Spirit. So, kung ikaw sa kalimpro niya na ito ka sa pagwali, pasalamati ang Diyos kay ang idala sa pag-igo ka ni mo, dili ang una-una o kasing-kasing sa pastor, kundi ang balaang espiritu na nakaibalo ubon sa imong ginahanglan. Right? No? So, mga naato ang main objective as servants of God. Like Paul, we wanted that spiritual truth will sink into the deeper parts of the hearts of our members, to the Christians, to the followers of Christ. And so, he chose to speak to them in terms that would really capture their interest. No? Mabitaw na sa inyong pag-eskwela, itunan mo motivation, how to motivate the congregation to listen to you. No, na isa yung ito niya, laayo man na niyang pastura, huwag na tungkol man tayo. Pero itunuan ka, samtang ka nag-eskwela, we have to motivate them. Sometimes we use our own stories. Sometimes we use our experiences. Napoy upan, pa-joke ang ilang introduction just to catch the attention. And from there, kung ma-open ang mind and hearts, we can now really speak the word of God. And so, Paul spoke to them in the language of sports. Tama? In the language of sports, kailan naman? Every 2 to 3 years, the city of Corinth would host the Isthmian Games, no? Or Olympic Games, no? The Corinthians were great lovers of sports and were very proud of this kind of athletic festival. And so si Paul himself, a great lover of sports, gigamit niya ang analogy sa games to encourage his dear Christian brothers and sisters who have a zealous faith in Jesus Christ. Okay, gamit niya ang sports. Muna, makita nato diha sa 1 Corinthians 9:27, 24-27. No? Muna, mutalakan nato how to press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Muna, mutudlo sa ato sa tinuod na definition sa endurance. Kung sa ingon, do you not know that those who run in the race all run, but one received the prize, run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Kumintag temperate, nicer control, pagpugong sa kaugalingon. Now they do it to obtain a perishable crown. No? But we for an imperishable crown. Therefore, I run thus not with uncertainty. No? Dili ka nagdagan na wala yung kasiguruan. Thus, I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection. Lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified. No? Muna gingon sa 1 Corinthians 9:24-27. I know many of us here, we have already started the race. We have already started the race. We know already our track
Amen. Kung daghanan ay bright, kay mag-ilog naman. No? Na ang paghihanga sa inyong adalan na diyan kay suol diri ka, mangilog man kay bright man ang lagi siya sa dito na butang sa pintas. Those are some of the obstacles in the ministry. Those are some things na dapat ibutang nato sa tumunaw nga aron yung atong may napuan dili na taapektado. No? Muna iyon sa 1 Corinthians 9:24-27. Kung tanawan nato ang kondisyon, makapangutana ba ta sa itong kaugalingon? Why is it sometimes no, we don't live with much zeal for Jesus? No? This morning, inuna ko sa mahinungdan sa ako ang paghilak, ha? Kung giwal ko naligo, ako ang giusa-usa. In the church, to any community nga naamo, wala man dyan perfect to church, no? Ay perfect ang inyo, mabalihin ni dito. No? There is no such thing as a perfect church. Only the Godhead is perfect in the church, our God. Ay mga panahon nga, feeling niyo bitaw sa iyong pahingkamot, wala't asa ba ng mga kaubanan? Ha? Asa ba ng mga kaubanan? No, niyo sakay, when you tend, no? When you tend to assign something to a particular person, wala na confident in taking the work. And then, wala, siguro na confident, itamang, ikapoy. Sometimes, human as we are in the ministry, we tend to pariyabiyapanipanalaminan. We tend to mesh, we tend to count, no, mupentata. So, pero iyon ako when I dig more deeply into what Paul would like us to learn, iyon ako na adeitay na kalain-laing dalan nga atong diagihan. If you are there, make the best of what you have, no, for the glory of God. Why is it that often we live less like runners in the game, no? We wanted to be more like spectators in the stands. Na yung mga panahon na gusto lang ta, mutagaw lang ta, gusto yung naitapo. Gusto yung naitapo, no? Muna yung mga characteristics usay sa ato ang mga members sa church. Maayo lang mutagaw. Kanya, maayo lang mutagaw, mu-appreciate. Mangita pa dyan mo mga bigil. But that is normal. Dili nato na ikaingon sa Ginoo nga Lord, nangalagad ko sa iyo ang mga nananaman sila. Those are normal things. Nawala lang sila as dictators ka. Nating isa sa church. Kunya, maayo kayo mong kanta, we are your church, Lord, redeemed by the blood. Kunya, ang magamutan na sa church, ay magpapundo. It's a real church. Itaman, sa ato ang bulsa. No? Gamay mo piling, pero dako mo claim. O sige, gamay lang, ang piling mo 20. Kunya, kung naikaw sa church, ngayon nga dito na isang pundo, saan mo pagkuhan na itong pundo nga? Ang kaon ba isang 20 naman yung gihata sa offering. But those circumstances are normal. That would not break us, that would not shame us kung makita na ito ang saunahan. There are many people who are spectators. Kung imong ipa-export, grabe yung may mulupan pa itong langit, pero what you may nakit ang liho? Those are normal. Huwag mo na ang usahin na akong binakahilakan. Nga maayo kayo na mga istorya, pero in the actual field, no, in the actual field, where work is there, where everything that's in our head and our mind should be put into action. Hala, lima na lang ang nabiling. And that is reality. Bilang mga pastors, muantras baka dili, atubawa na. Kay mo na ang realidad sa pagpangalagad sa Ginoo. There are really spectators, ngayon ikuman, mutalikod lang, mula-mulay apil.
ikadiskurahi. Hindi lang pwede. Pero dili pa ang ay ma-discourage. Amen. Hilag lang sa Ginoo. Kaya na gumaghilag, mahayahay na itong pagbate. Pero umuyaw-yaw lang daghan, hindi naman ito na mabawi. Hilag sa Ginoo. No? Kaya mali na ito ang mga pastor, isa-isa lang kalitra, Diyos ko, tabang Lord. Mugubak sa ito ang tibuok inabuhi. Tungod na ay mga sama ni anak sa sulod sa simbahan. Na ay mga sama ni anak. Well, it's certainly ngayon dili sila mga himo. It's not lack of information. Dili tungod wala sila natudluan. Dili tungod wala kita natudluan. We have all the information that we need to encourage our zeal. Atong pagkakatinag-anong. Everyone of us who trusts in Jesus Christ has a God-breath book that tells everything. Naabilita lang. We need to know. The fact is that we're not left
to you. No? Kung na yung mga panahon sa atong kinabuhi ng reklamo ta, that would just mean we have not fully surrendered everything into the Lord. God the Father, remember that God the Father has placed the Holy Spirit in us. And because of His indwelling ministry, we are able to say what He said in Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Nung dili sa ato ang kusog, sa atong kahibalo, kay usa ra man ang kawo ta. Pero tungod sa gahom sa Dios nga aniya sa ato ang pinabuhi. It's not even for a lack of good example, kaya naman, we have testimonies of 6,000 years of faithful saints who have sacrificially run the race ahead of us. Kung basahon na ito ang pulong sa Dios. And watch more, we have the greatest example of them all to inspire us, Jesus Himself. Jesus Himself as our example. Ingon gani sa Hebrews 12:1-2, therefore we also, since we are surrounded by a great of cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang mga pulong ninyo na po mamatay mangkog sa isinta sa isintay singko sitinta, sitintay singko unsa gihatag sa Ginoo. I have to live each passing day as if this is the last day of my life, because if ibutang na to sa atong nauna nga karon ang katapusan natong adlaw, we will make the most of our time. Hindi ka pwede magtulog-tulog. Hindi ka pwede magluya-luya. No? Hindi ka, ingon ni Pastor Joyce Gena, I'm the busiest. No! Hindi ba mo busy? Kaya naman, ang Ginoo managahan ay sa adlaw-adlaw. Na ang manapalang Espiritu, na kumaguna-una ka, iyahan ka na yan, o inari ang Ginoon, o inari ang Ginoon. Hindi ka pamakapoy. Kaya na ang palang Espiritu sa tanang panahon, ingon kayo nila ang busy daw. Nabatian ako sa to, being under Satan's yoke. Kahadlog na definition ng no? Being under Satan's yoke. Kanapang, ay natang discipleship, busy yun ko kaayo. Supaya so, hindi ka busyhan. Labaw sa inarihan sa Dios nga imo mang padungan eternidad. No? O naantay na po niya yung fellowship, wala kini ka-register. Kanya, sino kayo buhugigan sa pariban? Inay-abot sa Thanksgiving, di niya piti kulay pa yung sinina. Yung nag-amot-amot o kinintos, nag-yaw-yaw ay mahal. Mayroon ko din sa Temple of Praise, kung iamot ka 500 hala, kaunin pa yung 600, o niya pagdala o pa yung 400 para na times 2 ang iyong amot. Tanaw na ito, pinsay, dili mo taas ang kolesterol. Dili mo taas ang uric. No? But that is reality, tama? That is reality. In life, why? Ang tao mawala pagyod na ilan ng Diyos. Ang tao mawala kabalo sa iyang race sa dagat. Gusto ka ayaw ngayon na, here I am. Gusto ka ayaw show sa world that this is me. Pero kung nailan mo ang Diyos, ilan ka sa Diyos, bisan ka po ay di mo kalimong bakwa na mahimong ka sa paghimong sa iyang kabubutman. Silently, God will be glorified in everything. No? Dili na ta magpakaarungin nun, kay ato bang sa Diyos, wala man yun na tago diya sa kuha. No? Wala yun na tago diya sa kuha. We have to run the race with endurance. So with all these remarkable things going for us, why is that that we as believers are having such a comparatively weak impact into the world around us? Who are we in our neighbors? Who are we in our family? Gid nga na
tingnan po ako mga kabataan na kung sako, kung maghinay-hinay ko sa pagpangalagad sa Ginoo, muundan ko sa mission department. Kay una sa kanan, kamo ang ako ang mission. Dili ang ubang tao, after na lang na sila sa atong panibalay. Ako mga pariente, no? Sa una, when I preach to them, usay, nasupukin na sila, ay namin mga rin yun, nag-inom-inom, kanya ako, nag-ibang kumuyon. Karoon na, nag-inom-inom, lipay-lipay, hindi ako magsakit, manawag na akong pastor. Para sa inyong kaayuhan, no? Umahapin ko. Kasi naman man, sa little by little, no? Wala na dyan po kung ikaw po, little by little, we are already in one church. No? O mga uncle, o mama, o papa, everyone, ulang na lang, glory to God, ulang na lang kada Domingo among iro, ang uban po. No? So, yun ako, umuunta, especially my two kids, ganina ganiwata ng praise and worship, itawagan na po si Jai, Iko, I told you to be with me, niya wala na ni uban, tanawa na, kanta itaw ni Walitarista. Tama na, period, hindi na kumubalik. Basta makauna-una na siya sa sunod niya. Upaubanan siya, upaubanan siya. Kaya ganina, hindi na ako, sama ka doon sa church. Una-una sa niya, matigulang mo na dito. Una-una sa niya, matigulang mo na dito. Paano man ko makarelate? Pero yung ako tanawa, that is eating. Kung tao mo yung balik siya, nasadyak mo mo, nasadyak tatak, ay natay, kung ipon mo yung gitara. But, we have to run the race continually. I suggest that the missing ingredient ala ka na to is the attitude of earnestness. Kung sa mga na? Sa pinagtingog rin? Pagka matingot-anot in our walk, mo ang usahay mulat sa ato ang gusto ta sa paglakaw na to na agad tayo kaupan. Na agad tayo kaupan, no? Kung makaupan lang sa kanyang group, hindi na ako kumuunta kong pangalagad. Bahala mo, basta ako mo padayon. Kumuunta mo attend ng discipleship, bahala mo, basta ako mo attend. Kumuunta mo sa gasping si Sony, bahala mo. Kumuunta mo pag-plex sa mga namamatyan, sa mga pagpinangan, bahala mo, basta ako mo padayon. Hadlong mabot sila. No? Kung naatiyan mga nangayon, hinapa, kaya namatyan, hatag tayo. Kaya muna mo hatag sa number one, tugay pa ng mamatay. Kaya kani, apti kayo mga tag, isa yun yata ni Kwaon. No? Pagkano mo po na magbakabakog yun ang dinuong? Kaya unaw na namatay ang mga may natay, muna na'y madawat ang mga namatay sa sunod. Tama man? Kung na'y magmasakit, hatag na yun. Kaya ikaw ang masakit, di ka kalawas sa hospital kung wala kayo libo-libo. Kung mag-abot sa simbahan, pirting, dahil ang umabot. Pero life. Kung nangwagis ko ngayon, Lord, bisag wala yung nag akong pitaka, basta himsok akong lawas, sobra pa ko sa milyonarya. Pero that is reality. Not just for us pastors, but to our members. Ang ayan ba tayo nabiskurahi? Hindi! Mupadayon na pagtudlong kay mo na ang race, ang track na gihatag sa Diyos sa ato ah. Sa discipleship, lima na lang napilin, muundang ba tayo? Walay mga paundang ka na to. Why? Because if God is with us, nothing and no one can be against us. We can pass the race, we can receive the endurance coming from the Lord. No? Coming from the Lord. We simply don't set our hearts to respond to the call